Ay, magandang hapon po sa inyo, mga kaibigan, mga bossing. Ayan, eto na naman po tayo. Ngayon, ang gagawin po natin ngayon, yung bali tatlong klaseng putahe yung gagawin natin. Bali galing to ng Costco, yung chicken rotisserie ng Costco. Kung sakaling may mga leftovers kayo, eto yung mga pwede natin gawin doon. Sa naisip ko, pwede tayong gumawa ng sopas, pwede tayong gumawa ng omelette, o kaya yung tortang itlog na merong palaman sa loob. At saka yung gagawa tayo ng chicken sisig. Ayan. O, tabayan nyo ako. Ito, piprepare ko na. Ito yung galing sa atin sa Costco. Kaya kung leftover sa inyo, pwede nyo sundan itong putahin na to. Ayan. Ayan, okay na mga kaibigan. Ito, medyo tinanggalan ko na siya ng buto. Yung buto gagamitin natin doon sa pinakasabaw ng sopas natin. Iwa-iwain ko lang maliliit. Yung iba, di ba, parang hinihimay ito. Hinihimay. Tayo, hiwa na para medyo mas mabilis. Dinibone ko na siya, bale. Dire-diretso na tayo nito. Kaya yung iba, limbawa, katulad natin dito sa Amerika, minsan talaga madalas din yung bumibili tayo ng mga rotisserie, kahit namang saang grocery. Yan. At saka sa Pilipinas, pwede nyo rin gawin to sa Andox. Kaya lang, sa atin talaga, hanggang sa leeg, simot. Ayan. Ito na yung ano natin. Gagamitin nating laman sa sopas natin. Painit natin yung kawali. Dito, hindi na ako maglalagay ng mantika, mga kaibigan. Diretso na, butter na, butter. Is na malinamnam na rin naman itong rotisserie natin na manok. May lasa na. So, mag-alalay na lang tayo sa alat. Is, ang pagluluto naman ng sopas, napakasimple, di ba? Halos lahat, alam lutuin ito. Tunawin lang po natin ng konti yung butter. Para igigisa lang, simpleng gisa lang po. Oh, sopas. Yeah. Ito na. Sopas. Yan. Habang inaantay natin matunaw, ilagay na natin to. Nga pala, sa akin naman ho, sa akin lang, para sa akin lang po, hindi ko sinasama yung pinaka-macaroni natin o kung spaghetti man yung gagamitin nyo rin na pinaka-pasta. Hinihiwalay ko po ng pakulo para hindi po niya i-absorb yung sabaw pagka may natira. Ayan, pakulo na natin dito. Ayan. Lagyan natin ng konting mantika para hindi manikip. Ayan. Atin ng konting asin. Konting asin. Ayan. Tapos takpan nyo na. Pwede rin. Huwag yung takpan. Takpan nyo. Pareho lang yun. Ayan. Ngayon, bawang. Sabay-sabay na po ito. Konting bawang. Yan. Yung iba naman po, kung ayaw nyo gumamit ng butter, pwede rin naman po yung mantika, syempre, panggisa. Yan. Tapos, lagay nyo na rin po yung celery nyo. Celery. Yan. Sayang, oh, ito na lang ang natira doon sa ibinenta natin. Isang piraso yung hotdog natin, pero okay na rin yan. Usapan naman dito, yung tira-tira ang gagamitin natin. Diba? Ayan. Ipat muna natin. Lagay na natin yung sibuyas natin. Lagay na rin natin yung green beans natin. Sabay-sabay na. Ito, yung manok. Sama nyo na rin sa gisa para malasa. Ayan. Yung green beans. Kasi mabilis lang po ito. Pagka nailagay na natin lahat to, ayos na. Sa gulay, option nyo na po kung ano gusto nyong ilagay. Ayan, pwede rin naman kayo maglagay ng broccoli. Kung gusto nyong maglagay ng broccoli dito sa sopas nyo, pwede. Ayan. Ayan, ito lang ang ating hotdog. Ayan, para akong nagtitinda. Talagang ratsahan to, ha. Halo ng konti. Ayan. Ayun ang konting patis. Iba nga yata. May comment doon, kuya, ang hilig mo maglagay ng patis, ha? Nako, oho, talagang ako, napaka-paborito ko yung lasa ng patis talaga. Nag-aalalay po ako kasi yung mismong manok natin, may lasa na po ito. Kaya baka mapaalat tayo. Option nyo na po kung gaano karami yung gusto nyo. At saka yung alat na gusto nyo. Konting paminta. Ayan, ayos na.
Ayan, lagyan nyo na rin putong carrots nyo. Putong lahat, tambog-tambog lang, paring Ramil eh, di ba? Haluin natin, haluin nyo yung ating macaroni, baka magdikit-dikit. Ayan. Ating konting carrots. Ayan. Ayan. Pagluluto, mabinisan. Quick and easy, sopas. Ayan, sopas. Cabbage, lalagay na rin natin. Uy. Parang pansit din naman o yung sopas, kaya lang ito may sabaw. Tama ba yun, parang Ramil? Si parang Ramil po, chef dito yan, chef. Yan, nasama-sama nyo na. Mamaya na natin ilalagay yung gatas. Tama na rin natin itong hotdog para kumulay. Itong sopas sa tambugan, tol. Oo, kumbaga, tambog ka lang ng tambog. Di ba, parang Ramil? Bato ka lang ng bato. That's it. Ayan. Oo, yun ang pinaka-importante. Aha, yung pinagpakuluan ng buto. Kaya huwag nyo po itatapon yung buto. Pagka balak nyo magsopas sa natiran yung rotisserie. Ayan. Chicken powder po yun. Chicken powder, no. Yeah, konting sangkutsa lang po. Pwede na nating ilagay itong ating pinaka-broth niya. Ayan. Kaya napaka-importante talaga nito. Kaya lagi akong ready. Ayan. Salain nyo lang. Baka mamaya masama yung buto. Baka ma-hospital pa tayong pare-pareho. Ayan. Ayan. Nakikita nyo yung buto. Ayan. Oh. Ayan. Nandyan yung buto ng manok. Po. Laga natin kasi sopas to, sopas. Adjust nyo na lang po yung ano, yung lasa pagka yung kakainin nyo na. Ayan, tayin lang po natin, pakuluin natin. Pagka po malambot na yung ano, yung ating macaroni o kaya yung spaghetti, yung noodles na gagamitin natin para sa sopas. Ayan, ready na to. Ready to serve. Ayan. Okay, konting clean up tayo. Ilang minuto lang. Tayo'y magpo-plate na. Ayan, oh, ayan. Kumukulo na to. Yung sabaw natin, balang inaantay na lang natin yung pinaka-pasta na ilalagay natin dito. And then, good to go na tayo. Ayan, lagay nyo. Pwedeng kalatin ito, pero ako, para mas makrema, isa nito ilalagay ko. Ayan. Sayang, wala tayong nabili nung ano eh. Heavy cream, mas masarap, mas malinamnam sana. Pero dahil nga kung ano lang yung usapan natin dito, tira-tira, tsaka kung ano lang yung pwedeng gamitin na nasa bahay na menos na pagkain to. Git sa ginawa natin, kahit siguro mga pito kayo sa pamilya, kanin, tsaka sopas, pwedeng-pwede na, di ba? Yung paminta, pagka na po kakainin nyo, depende na po sa panlasa nyo, tsaka po yung alat. Ayan. Kaya hindi na ako nagbigay ng eksaktong measurement dito. Nga pala, carnation, ginagamit natin. By Nestle. Ebap to, ebap. Ayan. Ebap milk. Nga pala, ano, supportahan din yung merch natin. Yan, nandito din description sa merch ng Bogs Kitchen Express at saka yung Bogs Kitchen. Mga t-shirts, apron, basta marami doon. Ayan. Salamat po sa inyo. Ayan, haluin lang natin ng konti. Ayan, medyo maganda na rin naman po ang kulay. Di ba? Ang sarap nito, di ba? Sa Pilipinas, dyan sa atin, pagka nagpunta kayo sa kanto, di ba, yung mga kanto-kanto, yan, may nagtitinda ng sopas, saka puto, o kaya pandesal. Ayan, nga pala po, eto, tapos na tayo. Tsaka nga pala, ipapaliwanag ko lang po sa inyo, sabihin ko lang po. Siguro yung iba rin naman nakakaalam nito. Bali po, pagkain gumagawa ko ng sopas, kahit yung mga miswa, anything na may sabaw, hinihiwalay ko po ng pakulo yung noodles o yung pasta na gagamitin natin. Ang dahilan kasi nun, kapag sinama natin yung pakulo rito, masyado niyang i-absorb, tsaka sagi na, wala ng texture na
maayos yung pinakapas ng gagamitin natin. Kung pwede lang, kung nasa sa inyo lang naman po yun. Pa sa akin, tip lang. Ayan. Okay na yung pasta natin. Ayan, lagay natin dito. Ayan, wala tayong quail egg o yan nilagang itlog. Yan na po. Ayan. Tayin na natin. Ready na tayo. Lalagyan na natin ng sabaw. Ayan. Siyempre, para magandang tignan. Kaya ulitin ko lang po sa inyo ang mga ingredients po nito. Ang talagang unang-una, yung leftover na rotisserie chicken ng Costco. Binili namin. Ayan. So pagka may natira, ito pwede nyong gawing luto. Sopas. Ayan, meron tayong carrot, hotdog, celery, string beans, sibuyas, at saka bawang. Butter, at saka syempre, hindi mawawala sa sopas na style Pilipinas, yung gatas. Ayan. Pero kung may heavy cream kayo, mas masarap pa rin po. Ang heavy cream gamitin sa sopas. Ayan po, napakasimple, merienda, hapunan. Ayan, lagyan natin hotdog sa ibabaw. Wala man po kayong mabili rin sa Amerika nung ano, hotdog na kulay pula. Di ba? Hindi kayo nakapuna. Pwede rin naman po yung sausage. Yung Vienna sausage, pwede na rin po yun. Ayan. Konting sabaw. Kung may nakaredy kayong scallion, syempre, maganda na itsura, masarap pa lasa. Ayan po. Ayan. That's it. Ayan, tapos na po itong ating sopas. Magyan natin ng konting design para makita yung hotdog. Kakalahati yung hotdog namin, eh. Medyo nagkaubusan kanina. Ayan. Chef, ikaw ang unang tikim dito, chef. Ayan, guys. Tapos na yung ano natin. Kung meron din po kayong tostadong garlic, masarap din pong lagyan ng ano, toasted garlic to. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, rotisserie chicken ng Costco. Gunawa nating sopas. Ayan. Salamat po sa inyo. Sana masubukan nyo at sana masarapan ng ating mga anak. She cooks. Yes, I do. She orders. She does cook.